para yung viewers natin ma-maximize or aangat siya. And another thing, dapat po yung videos natin is i-update natin every day or every other day po tayo mag-upload ng video para yung viewers natin may inaabangan sila or may papanoorin na naman sila on the other day. So, may views na naman tayo na madadagdag. Kaya dapat guys, susundin natin yung time kung saan yung pinakamaraming viewers natin, kung saan sila naka-locate. And, for example naman, kung yung viewers nyo is mostly from YouTube channel. It's me, Rona, again. Panibagong araw at panibagong video na naman tayo, guys. Sa videong ito, pag-usapan natin ngayon, kung napansin nyo po sa aking title, ito po yung topic natin ngayon. And kung kayo po pala, guys, ay nanonood ngayon at hindi pa kayo nakapag-subscribe sa aking channel, i-subscribe nyo na yan at i-turn on nyo na rin yung notification bell button para po kayo ay man-notify sa aking mga susunod na video na i-upload. Paano ba natin, guys, malaman kung ano yung pinaka-the best time na mag-upload ng video sa YouTube? Una, pansinin natin yung bansa ng ating mga viewers. Kung taga saan sila, kung ano yung pinakamadaming viewers, kung saan sila naka-locate na location, yun po yung susundin natin oras. Nating oras, guys. For example, from Philippines tayo, nag-upload tayo ng videos. And mostly sa ating mga viewers is from Philippines. So, susundin natin yung time ng Philippines sa umaga. Yung tao, guys, between 9 to 11, gising na yan sila. So, mag-upload po tayo ng video from 9 to 11 a.m. para po ay pagising ng mga tao, yung video na ready na nilang panoorin dahil na-upload nyo na bago sila gumising. And kaya mag-upload po tayo ng video sa ganitong oras, guys, para yung viewers natin ma-maximize or aangat siya. And another thing, dapat po yung videos natin is i-update natin every day or every other day po tayo mag-upload ng video para yung viewers natin may inaabangan sila or may papanoorin na naman sila on the other day. So, may views na naman tayo na madadagdag. Kaya dapat guys, susundin natin yung time kung saan yung pinakamaraming viewers natin, kung saan sila naka-locate. And for example naman, kung yung viewers nyo is mostly from USA, mas pinakamadami yung from USA, then susundin po natin yung time ng USA. Kung kayo ay nakatira sa Philippines, tapos yung viewers nyo is mostly from USA, then yun po yung time na susundin natin sa USA. I-convert na lang yung time na Philippines at USA kung ilang hours yung advance ng Philippines. So, para makukuha niyo po kung anong oras yung i-upload nyo na video, guys. And the other thing po, check nyo po siya sa inyong analytics. Mapapansin nyo po yung viewers kung saang location sila. And pag nakita nyo na kung saang location yung mga viewers nyo, guys, doon nyo basehan kung anong oras kayo mag-upload ng video. Basta ang pinaka-the best is between 9 to 11 a.m. Dahil yung tao po ay gising na. Kung for example, from Philippines tayo ay nag-upload ng videos and yung location ng YouTube channel natin is from Philippines, then yung viewers also natin is
from Philippines na pinakamarami is doon natin susundin yung pag-upload ng time or the best time to upload video, guys. From 9 to 11 a.m. dahil gising na po yan that time yung mga tao. And yung videos nyo is ready na nilang panoorin. So, hanggang dito na lang, guys. Sana po ay may natutunan kayo sa video ito. And huwag nyo pong kalimutan mag-comment, like, and share. And subscribe nyo na rin kung hindi pa kayo nakapag-subscribe. And please don't forget to turn on the notification bell button para po kayo ay ma-notify sa aking susunod na videos na i-upload. Thank you for watching! Bye-bye! Guys, kung gusto nyo po pala sundin yung according sa inyong viewers location para ma-sure po kayo sa oras na na-upload yung videos nyo between 9 a.m. to 11 a.m, ganito po yung gawin nyo. I-prepare nyo na yung video nyo, tapos sa gabi pwede nyo siyang i-upload pero wag nyo po siyang i-publish. I-set nyo na lang yung date at saka time kung kailan nyo siya gustong i-upload. And pag naset nyo na yung date at time doon, yung YouTube na yun mag-upload automatic. So, ganito lang yung gawin nyo para hindi po kayo mahirapan. Kasi minsan, sa akin kasi, sa gabi, hinahanda ko na yung video and ina-upload ko siya. Tapos, sinaset ko lang siya as premiere. And then, yung date at saka time, sinusulat ko na siya doon. Para pagdating ng umaga, ma-upload na yun siya doon. So, ganun lang po.